Khalil TV. Sa kabilang banda, si Gabriel. Gabriel, mag-ingat ka. Nakatayo si Monica sa harap ng pinto, kumakaway ang kanyang kamay. Mukha siyang ethereal sa pink na damit na suot niya. Ang kanyang makulay na inky na buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat na parang isang napakagandang talon. Kinailangan ko ng isang hindi kapani-pani walang dami ng pagpipigil sa sarili upang pigilan ang aking sarili sa pagtakbo patungo sa kanyang mga braso. Sa sandaling tumakbo ako pabalik, alam kong hindi ko mapigilan ang aking sarili na manatili. I have no option but to just watch her before I go or else I wouldn't have the courage to leave. Kinuha niya si Faith Vienna mula sa kanyang stroller at inilagay siya sa kanyang mga bisig. Ngumiti siya at kumaway ulit. Pero sa likod ng ngiti niya, alam kong malungkot din siya. She's simply trying to keep her wistfulness so I wouldn't feel bad. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na panatilihin ito, nababasa ko ang mga kaisipan tulad ng isang bukas na libro. Kami ay konektado sa isa't isa at walang anumang bagay na maaaring itago niya sa akin. I waved back and shot her a smile bago ko huling sumulyap kay Monica. Sumakay na ako sa loob ng sasakyan. Si Lucas Nicolas, ang matalik kong kaibigan, ay nakaupo sa backseat habang naka-headphone. Nakapikit ang mga mata niya habang nakikinig sa music. Bumuntong hininga ako at umupo sa upuan sa tabi ni Lucas. Sana hindi ko na kailangan umalis. Pero imposible iyon, nandyan pa si Vince na aasikasuhin. Tinangka niya akong patayin sa pangalawang pagkakataon. Siguro oras na para makaganti ako. Kaya naman, ngayong gabi dapat kong tapusin ang digmaang sinimulan ng aking stepbrother. Buhay na umugong ang makina, ilang sandali pa ay mabilis na dumaan ang kulay abong sasakyan sa mga gate saka ito gumulong sa highway. Tahimik na nagmamaneho si Lucas. Wala ako sa mood makipag-usap. Itinuon ko ang atensyon ko sa magandang tanawin sa labas ng bintana, ngunit bigo itong magpasaya sa akin. Sa palagay ko ay wala nang makakapagpasigla sa aking nalubog na ngayon. Pagkatapos ng isang oras na paglalakbay, sa wakas ay huminto kami sa harap ng airport. Bumaba ako ng sasakyan at binuksan ang compartment ng sasakyan para kunin ang mabigat kong backpack. Lumapit si Lucas para kunin din ang backpack niya at tumabi ako. Nang makaalis ang sasakyan, pumasok kami sa main entrance. Dumaan kami sa mga gate ng security ng airport, pagkatapos ay ibinigay ang aming mga backpack sa staff bago kami tumuloy sa departure hall. Maya-maya ay ligtas na kaming nakaupo sa loob ng eroplano. 3:30 kami bago makarating sa Belavia. Nang i-announce na aalis na ang eroplano, sumandal ako sa upuan ko, nagsuot ng headphones at pumikit. Nirepaso ko lahat ng plano ko ngayong gabi sa isip ko. I shouldn't fail, sabi ko sa sarili ko. Kung ako ay mahuli sa trespassing the CEO's office pagkatapos ay mapapahamak ako sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi na ako makakahanap ng iba pang pagkakataon para tumingin para sa kapakipakinabang na ebidensya na maaaring makatulong sa akin na maikulong siya. Dapat bigyan si Vince ng parusang nararapat sa kanya. Ang tanging parusa na nararapat sa kanya, bukod sa sentensya ng kamatayan syempre, ay habang buhay na pagkakakulong. Before I even knew it, nakatulog na ako. Nagising ako sa ingay ng mga yabag sa aisle. Nang imulat ko ang aking mga mata ay may isang flight attendant na nagbibigay ng merienda. Nang lumipat ang mata ko kay Lucas sa tabi ko, gising na gising siya. This time nakatingin na siya sa phone niya. Nang dumapo ang mata ko sa screen ng phone niya, naabutan ko siyang nakatingin sa picture ng asawa niyang si Alexandria. Nagkunwari akong hindi ko nakita, at umiwas lang ng tingin. After eating a quick snack, natulog ulit ako since wala naman akong gagawin. Nagpa siya akong gugulin ang natitirang oras ng biyahe sa pagtulog. Halos hindi ako nakatulog kagabi. Ngayon na ang pagkakataong mabawi ko ang tulog na kailangan ko. Nagising ako sa announcement ng speaker na malapit nang lumapag ang eroplano. Umayos ako ng upo. Makalipas ang 5 minuto, ligtas na lumapag ang eroplano sa runway. Dahan-dahang bumaba ang pasahero sa hagdan kasama na kami ni Lucas. Pagkatapos kunin ang mga backpack namin mula sa baggage counter, lumabas kami ng pinto hanggang sa makarating kami sa naghihintay na sasakyan sa labas. Sumakay kami sa sasakyan na maghahatid sa amin sa isang hotel na tutuluyan namin sandali. Sumandal ako sa backseat, napadpad ang mga mata ko sa tanawin sa labas ng bintana. Home sweet home, I should be saying that now that I'm back in the country where I was born and yet, I don't have the heart to say it out loud. Ang mga alaala na kasama ko pagdating sa lugar na ito ay hindi kalugod-lugod. Wala akong matindaan na dapat alalahanin maliban sa mga alaala ko kasama si Monica. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang luxury hotel.
Nagpa-reserve na si Lucas ng isang room in advance, kaya pumunta na lang kami sa front desk para kunin ang aming keycard. Ang aming silid ay matatagpuan sa ikalimang palapag. Pumasok kami sa elevator at pinindot ang button papuntang fifth floor. Kumaliwa kami at pumasok sa isang hallway na may red carpet. Pagkatapos kong maglakad papunta sa tila walang katapusang pasilyo, sa wakas ay nahanap ko na ang aking silid. Katabi ko ang kwarto ni Lucas at naglakad siya patungo sa kwarto niya. I swiped the keycard at bumukas ang pinto. Sumalubong sa aking mga mata ang maluwag na kwartong may king-size bed. Ang kwarto ay may floor-to-ceiling na bintana na may napakagandang tanawin ng lungsod. May fully furnished din na minibar sa gilid ng kwarto. Isinara ko ang pinto at ibinaba ang mabigat kong bag sa sahig. Pagkatapos ay humiga ako sa ibabaw ng malambot na cotton na kama. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa ng jeans ko. Pagkatapos kong i-text si Monica na ligtas akong nakarating sa hotel, may kumatok sa pinto. Inilagay ko ang phone ko sa ibabaw ng night table at binuksan ang pinto. Pumasok si Lucas pagkabukas ng pinto. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kristal na mesa at nagbukas ng papel sa ibabaw. Ito ang floor plan ng Anderson Building na aking ini-sketch para sa kanya. Makinig ka, Gabriel, so eto ang plano. Napakadilim sa labas nang makalusot kami sa loob ng Anderson Building. Ang payapang gabi ay ginulo ng kidlat at sinundan ito ng nakakabinging tunog ng pagkulog. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Ang ganda lang ng timing. Sinong mag-aakalang sasalakayin namin ang gusali sa hindi malamang oras? Nakasuot ng itim na overall, matagumpay naming nalampasan ang mabigat na binabantayang entrance sa likod pagkatapos na mag-isang talunin ni Lucas ang mga roving guard. Nilagpasan ko ang mga bangkay na nakahandusay sa sahig. May 10 sila sa kabuuan. Ang mga gwardya ay hindi patay, tanging walang malay. Gumamit ng brute force si Lucas para pabagsakin sila. Pagkatapos ay naglabas siya ng maliit na vial sa loob ng kanyang bulsa at ibinuhos ito sa isang panyo. Para makasiguradong hindi magigising at manggugulo ang mga gwardya, idiniin niya ang panyo sa ilong ng mga lalaki. Sa sandaling malanghap nila ang pabango, ang makapangyarihang gamot ay magpapatulog sa kanila ng hindi bababa sa 2 oras. Iyon ay higit pa sa sapat na oras upang maghanap ng ebidensya na maaaring magamit laban kay Vince. Sinenyasan ako ni Lucas na mauna. Tumango ako at iniwan siya doon, para alagaan ang mga katawan. Umakyat ako sa hagdan na magdadala sa akin sa 8th palapag kung saan matatagpuan ang opisina ng CEO. Ligtas ang lugar dahil matagumpay na na-disable ni Lucas ang CCTV sa hagdan, ngunit hindi ko dapat pababayaan ang aking pagbabantay. Asahan ang hindi inaasahang, malakas akong naniniwala sa kasabihang iyon. Kailangan kong maging handa kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Nang sa wakas ay marating ko na ang tuktok ng hagdan, napabuntong hininga ko. Kailangan kong sumandal sa dingding ng ilang maikling minuto para sa suporta. Matapos bumalik sa normal ang aking paghinga, nagtungo ako sa opisina ng CEO. Gaya ng inaasahan ko, 5 armadong gwardya ang nakapost sa harap ng pinto. Noong CEO pa ako ng Anderson Enterprises, isang guard lang ang nakatalaga sa lugar na iyon. Ang katutuhanang hinigpitan ni Vince ang seguridad ay nagpapatunay ng isang bagay, may itinatago siya na hindi dapat malaman ng sinuman, at ngayong gabi ay malalaman ko. Nakatago ako sa tabi ng isang panloob na halamang ornamental at nag-isip ng plano. Kaya kong talunin ang 2 hanggang 3 gwardya ng sabay. Gayunpaman, imposible para sa akin na hawakan ang 5 lalaki na hindi lamang mukhang malakas, ngunit nagtataglay ng malalaking kalamnan ng isang wrestler. Ano kaya ang naiisip ni Vince nang kunin niya silang 5? Sinigurado ng stepbrother ko na walang makakapasok na makadaan sa opisina niya lalo na kapag gabi. Matapos huminga ng malalim at mahabang paghinga, sa wakas ay nagpa siya akong patayin sila. Hindi sa pilit syempre, hindi ako tugma para sa kanila. Dahil nauubusan na ako ng mga pagpipilian, kailangan kong gamitin ang espesyal na baril na ibinigay sa akin ni Lucas. Ito ay dapat ay nakalaan para sa mga emergency, ngunit wala akong mas mahusay na paggamit nito kaysa sa sandaling ito. Ang baril ay ibinigay ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Lucas bilang isang secret agent. Ito ay dalubhasa upang gawin ang target ng walang malay tapos kapag nagising ang target, wala siyang maalala kahit isang detalye sa nangyari. Napakakapakipakinabang, naisip ko nang may pakiramdam ng kasiyahan at hinagilap ang baril na nakatago sa likod ko. Ang baril ay hindi gagawa ng tunog. Iyon ay isa pang kapakipakinabang na kalamangan kapag gumagamit ng baril. Ang target ay hindi alam kung ano ang tumama sa kanya hanggang sa mahulog siya sa sahig, nawalan ng malay. Tinignan ko ang oras sa wristwatch ko, at ngumiti. Halos oras na para kumuha ng 30 minutes na pahinga ang 2 sa mga gwardya. Matyaga akong tumayo sa aking pwesto at naghintay hanggang makarinig ako ng mga yabag.
Nang makarating ang dalawa sa lugar kung saan itinago ko ang aking sarili, nagpaputok ako ng baril ng dalawang beses, at pinanood ang dalawang malalaking lalaki na bumagsak sa sahig. Ang lakas nila ay walang gamit ngayon. Umalangaw-ngaw ang mga yabag ng paa sa hallway matapos makita ng natitirang tatlong gwardya na bumagsak sa sahig ang kanilang kakampi. Nang marating nila ang mga walang malay na lalaki sa sahig, hindi na ako nagaksaya ng oras at nagpaputok ng baril sa kapinanood ang tatlo na nawala ng malay at nakahiga sa sahig kasama ang kanilang mga nahulog na kasamahan. Walang malay ang mga lalaking nagbabantay sa opisina ng CEO. Ibinaba ko sila nang hindi man lang pinagpapawisan. Nakahinga ako ng maluwag upang ayusin ang bagay na walang dugong dumanak sa sahig, bumuntong hininga ako at tinungo ang silid ng CEO. Casual akong naglakad sa mahabang madilim na pasilyo, alam kong nakadisable ang mga CCTV camera sa lugar na iyon. Salamat sa pag-asikaso ni Lucas sa bagay na ito para sa akin, mas madali na para sa akin na maglibot sa lugar ng walang pag-aalala. Sa wakas, nakarating na ako sa pinto ng opisina. Gamit ang card access ni Vince, walang kahirap-hirap kong nagawang buksan ang pinto. Hindi ko magamit ang sarili kong pass dahil masusubaybayan ng security na akin iyon, kaya ginamit ko na lang ang ninakaw na access card ng stepbrother ko. Sa ganitong paraan, magiging mas ligtas ito. Maluwag akong pumasok sa lugar. Nabigong dumating ang biglaang nostalgic na pakiramdam na hinintay kong bumaha sa loob, nakakagulat, wala man lang naramdaman. It's been a while since the last time na nakapasok sa lugar na ito, at iba na ang itsura ng opisina ngayon. Kung hindi lang pangalan ng kapatid ko ang nakasulat sa ibabaw ng mesa ay may isip ko pang maling pinto ang pinasok ko. Isang matinding pagbabago ang ginawa ni Vince sa kwarto pagkatapos niyang pumalit bilang CEO. Wala sa loob ng kwarto ang katulad ng mga naunang ayos. Ang mga lumang furniture na dating naroon ay wala na. Ang lahat ng ito ay pinalitan ng mga bago na tiyak na nagdulot ng malaking halaga sa kumpanya. Nawala ng opisina ang kagalang-galang na apela. Ngayon ay mukhang hindi organisado na ang panunood nito ay nagbigay sa akin ng matinding sakit ng ulo. Ano ang ginawa ni Vince sa kanyang opisina? Not that I care but it was laughing. Walang kagalang-galang na empleyado ang gustong pumasok sa lugar na ito. Ano ang ginagawa ng kama sa loob ng opisina? Ang silid na ito ay para sa negosyo at hindi para sa kasiyahan. Hindi na ako magtataka kung matutuklasan ko na ang Anderson Enterprises ay nabankrupt na. Ang mga files sa itaas ng mesa ay ganap na nagkagulo. I wonder what Vince hired his secretary for if she cannot even maintain his table organized. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Ang paghahanap ng ebidensya sa loob ng opisinang ito ay hindi sumagi sa isip ko na maging ganito kahirap. Wala akong ideya kung saan ako magsisimulang maghanap. Ang mga files na nakakalat sa ibabaw ng mesa ang unang bagay na kailangan kong suriin. Sinunod ko ang aking instinct at natagpuan ko ang aking sarili na pumipili ng mga files sa itaas. Sa sandaling nabasa ng aking mga mata ang mga unang salitang nakasulat, ang aking mga templo ay kumunot sa pagkalito. Lumapit ako sa nag-iisa na liwanag na nagmumula sa kisame at binasa muli ang dokumento. Isang resignation letter. Ang sulat ay hindi mula sa isang ordinaryong empleyado, kundi mula sa mga chief financial officers na nagtatrabaho sa kumpanya sa nakalipas na 5 taon. Ang nasabing tao ay isang malaking asset para sa kumpanya. Kung siya ay magbitiw, mawawalan ng kumpanya ang isa sa pinakamahuhusay na empleyado nito. Ibinalik ko ang papel sa ibabaw ng mesa. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na hawak ko at kinuha ang mga files na walang ingat na inihagi sa sahig para ma-inspection ko sila. Nanlaki ang mata ko. Ang dokumento ay isang resignation letter mula sa isa sa mga empleyado, sa pagkakataong ito ay mula sa head of finance. Pumili ako ng isa pang dokumento, pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Ang lahat ng ito ay naglalaman ng parehong bagay, employee's resignation letter, humigit kumulang 500 sa kanila sa kabuuan. Mukhang hindi lang ako ang hindi nagustuhan ng ugali ng stepbrother ko. Lumilitaw na may ilang empleyado na hindi rin pumabor sa kanya. Kung magpapatuloy siya sa pagiging jerk, iniisip ko kung may isang solong empleyado na natitira sa kumpanya pagkatapos ng 1 taon. Umiling ako sa hindi makapaniwala, ibinalik ko ang mga dokumento sa parehong posisyon na nakita ko sa sahig. Naglakad ako patungo sa desk at binuksan ang mga drawer. Holy shit, sinabi ko ang mga salitang pinayagan matapos na malaya ang laman ng drawer. May nakatagong pera, 12 kahon ng sigarilyo, at 1 pakete ng hindi nagamit na kondom. Ito ang pinaka-ridiculous na bagay na nakita ko sa loob ng opisina ng isang kagalang-galang na lalaki na nagpapatunay na hindi siya kagalang-galang sa loob. Kapag nalaman ni Ibrahim Anderson ang ginawa ni Vince sa opisina, tiyak na papatayin niya ang kanyang lehitimong anak. Pero bago madumihan ni Ibrahim ang kanyang mga kamay, gagawin ko muna. Gusto kong patayin ang stepbrother ko gamit ang mga kamay ko. Nagdududa ako kung may bahid ba akong panghihinayang pagkatapos. Deserve ni Vince ang lahat.
Ngunit hindi karapat-dapat si Vince ng mabilis na kamatayan, napakasama niya para magkaroon ng mapayapang kamatayan. Dapat siyang magdusa habang siya ay nabubuhay. Isinara ko ang drawer ng mas malakas kaysa sa kinakailangan, at nagpatuloy sa pagbukas ng cabinet na nakasandal sa dingding. Ang mga drawer ay naglalaman ng mga files, maaari akong makahanap ng ilang kapaki-pakinabang na bagay sa loob. Gayunpaman, nang buksan ko ang handle, hindi ito gumalaw. Natuklasan kong nakalock pala ito. Gamit ang bagay na tila isang hairpin na hinugot ko sa loob ng aking bulsa, kinuha ko ang lock hanggang sa may mahinang click, bumukas ang glass cover. Isang tagumpay ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tunog ng mga yabag ay nagpa-alerto sa aking sentido. Kinakabahan kong tiningnan ang pinto, handa akong umatake kung kinakailangan. "Sorry, I must have surprised you." Lucas Nicolas, humihingi ng tawad sa pagbukas ng pinto. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto sa likod niya pagkatapos. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko si Lucas. Damn, halos bigyan niya ako ng mini heart attack. Matapos kong mabawi ang aking katinuan, ipinagpatuloy ko ang pagtingin sa mga files na nasa harapan ko. Lumipat si Lucas sa file cabinet sa tapat ng kwarto para tulungan akong maghanap ng mga kailangang dokumento na maaaring makatulong. Lumipat ang mata ko sa wristwatch ko para tingnan ang oras. Halos isang oras na akong nasa loob ng opisina pero walang makakahanap ng anumang bagay na kapaki-pakinabang para patunayan na nagkasala si Vince sa panghuhold-up. Pero hindi ako susuko hanggat hindi ko nakikita kung ano ang hinahanap ko. I checked all the files inside the cabinet but I failed to find the documents I was looking for. Kahit gaano kahirap I searched this place, I will never find the evidence against Vince. In the first place, hinding-hindi siya maglalagay ng importanteng dokumento kahit saan sa loob ng silid. Siguradong may secret na lugar dito kung saan niya sila itinatago. Siguro isang secret safe o isang hidden compartment sa isang lugar sa loob ng silid. May nahanap ka na ba? Tanong ko pagkatapos kong tumayo para I stretch ang legs ko. Sa kasamaang palad, wala. Sagot ni Lucas, mabilis akong sinulyapan bago niya ibinalik ang buong atensyon niya sa mga dokumentong nasa kamay niya. Bumalik ako sa desk sa pag-asang may ilang mahahalagang file na hindi ko nakuha. Nabangga ang aking mga daliri sa isang matigas na bagay mula sa ilalim ng mesa. Pagsilip ko sa ilalim, may itim na attaché case. Kusa itong nakatago doon. Kung hindi tumama ang sapatos ko, hindi ko malalaman na nandoon pala iyon. Curious, binuhat ko ang case at inilagay sa ibabaw ng table. Nang makita ang aking natuklasan, na-curious din si Lucas. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa dagat ng mga file na nakapalibot sa kanya at umabot sa gilid ko pagkatapos ng ilang mabibilis na hakbang. Binuksan ko ang attaché case. Dumapo ang mga mata ko sa makapal na envelope na ligtas na nakalagay sa loob. Nanginginig ang mga kamay ko sa kakaisip habang pinupulot ang mga files at pinunit ito. Binasa ko talaga ang nakasulat na parang nakadepende sa buhay ko. Lumakas ang pintig ng puso ko hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Ang masamang pakiramdam na bumaba sa akin ay napakalakas para hindi pansinin. Inis ka ng mga mata ko ang nakasulat na nilalaman. Hingal na hingal akong ibinaba ang papel na biglang bumigat sa nanginginig kong mga daliri. Hindi muna umimik si Lucas. Habang tumitingin siya sa akin ay mas lalong lumalim ang kanyang curiosity. Nang hindi na niya makayanin ang suspense, kinuha niya ang dokumento sa kamay ko. Napabuntong hininga si Lucas pagkatapos niyang basahin iyon. Napuno ng hindi makapaniwala ang mukha niya nang ibalik niya ang tingin niya sa akin. Hindi ako makapaniwala na ibinenta ni Vince ang kumpanya nang hindi nagpapaalam kay Ibrahim Anderson. Hindi lang niya ibinenta ang kumpanya kundi ang Anderson Mansion ay kukunin ng isang pinagkakautangan bilang isa sa mga collateral para sa kanyang mga utang. Bukod pa riyan, maraming nagpapautang ang humihingi ng bayad niya. Ilan sa kanila ay nagsampa na ng reklamo. Napahamak si Vince. Walang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Pinabayaan niya ang kumpanya at tinustusan niya ang kanyang pagkagumon sa pagsusugal ng pondo ng kumpanya. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Pinagsilbihan siya ng nararapat sa kanya. Kung makita iyon ni Ibrahim Anderson, tiyak na tatanggihan niya ang iyong stepbrother, kumento ni Lucas, ang gulat niya ay hindi pa nawawala. Inabot niya sa akin ang file na dali-dali kong ibinalik sa loob bago isara ang attaché case. Hindi ako sumagot. Iyon talaga ang iniisip ko. Walang sino man ang titigil sa paggawa nito. Bukas ng umaga, ipapadala ko ang mga files kay Ibrahim. Wala nang higit na magpapagulat sa kanya kaysa malaman ang kumpanyang pinaghirapan niya ng taon ay sinira ng kanyang lehitimong anak. I have everything I need now. Let's leave this building bago pa tayo makita ng kahit sino. Dumiretso na ako sa pinto, sumunod si Lucas sa likod ko. Nagsisimula pa lang ang araw pero puspusan na ang Belavia matapos kumalat na parang apoy ang balitang nahulog sa bankruptcy ang Anderson Enterprises. Ang hindi magandang balita ay ang headline ng front page ng bawat kilalang newspaper at ang issue ay number 1 trending online.
Ang sisihin sa pagbagsak ng kumpanya ay nakadirekta lahat kay Vince Anderson, ang gumaganap na CEO ng Anderson Enterprises. Dahil sa kanyang kapabayaan at maling pamamahala, ang dating malaking kumpanya ay bumagsak ilang buwan lamang pagkatapos niyang pumalit. Ang mga nagbabagang balita ay ipinalabas sa mga radyo at telebisyon. Kung hindi pa kinumpirma ni Ibrahim Anderson ang nakakagulat na balita sa isang presscon, wala talagang maniniwala. Naniniwala ang lahat na ito ay isang panloloko at ang ebidensya ay fake, ngunit pagkatapos marinig ang katotohanan mula kay Ibrahim Anderson, sa wakas ay lumubog ang katotohanan, ang malaking imperyo ay gumuho sa lupa. Ang balita ay sumabog na parang bomba na ikinagulat ng lahat. Maging si Ibrahim ay hindi makapaniwala sa nangyari. Nagtiwala siya kay Vince pero ang ginawa lang ng anak niya ay sirain ang kumpanyang pinaghirapan niya ng 3 dekada. Ang Anderson Enterprises ay dating mapagmataas at mas mataas kaysa sa karamihan ng mga kakompetensya nito. Ito ay umunlad sa buong taon ngunit nakakalungkot sabihin, ito ay hindi na pareho sa isang kisap mata. Si Vince Anderson, pagkatapos na humarap sa mga kaso, ay tumakas sa bansa upang makatakas sa kanyang mga krimen at upang maiwasan ang kanyang mga utang na umabot sa bilyon-bilyon sa kabuuan. Walang nagawa si Ibrahim Anderson kundi humingi ng tawad sa mga kasalanan ng kanyang anak at balikatin ang lahat ng responsibilidad. Pero kahit gaano pa siya kahirap humingi ng tawad, hindi na magiging pareho ang buhay nila. Hindi iyon ang wakas, ngunit ang simula ng kanilang kapahamakan. Nang buksan ko ang telebisyon, hindi man lang ako nagulat nang marinig ang balita sa umaga. Sa iba, ito ay maaaring nakakagulat ngunit sa isang tulad ko na nakakaalam ng balita bago pa man ito ipinalabas, ganoon din ang naramdaman. I flipped the channels and yet there was nothing which I found interesting kaya pinatay ko ang telebisyon. Walang gamit na marinig ang parehong balita ng paulit-ulit kapag alam ko ang buong katotohanan. Mabilis akong lumipat sa minibar at kumuha ako ng isang lata ng malamig na beer sa loob ng refrigerator bago ako lumubog sa komportableng single sofa sa loob ng kwarto ng hotel ko. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga daliri ko sa lata habang binubuhos ko ang likido sa bibig ko. Kahit papaano, hindi dumating ang sense of triumph na alam kong mararamdaman ko matapos ilantad ang pinakamadilim na sekreto ni Vince. Nagkaroon ng malalim, hangkag na kahungkagan sa loob ko na nagsasabing hindi ito sapat. Vince deserved more than that. Ang ginawa ko ay hindi sapat para pagbayaran niya ang kanyang mga krimen. Ngayong nakatakas siya ay parang nasayang ang pagsisikap ko. May parte sa akin na medyo nakaramdam ng disappointed sa turn of events. Hindi sumagi sa isip ko na si Vince ay isang napakalaking duwag. Hindi niya kayang harapin kung ano ang ginawa niya. Higit sa lahat, tinakasan niya ang lahat ng kanyang responsibilidad, at iniwan ang lahat sa kanyang tumatanda ng ama. Ito ay dapat na isang malaking kabiguan para kay Ibrahim Anderson na iwan ang kanyang lehitimong anak. Pero kahit saan man magpunta si Vince, hahabulin ko siya kahit na kailangan kong pumunta sa pinakamalalim, pinakamadilim na bahagi ng impyerno para mahuli siya. Maari siyang tumakas, ngunit hinding-hindi niya matatakasan ang katotohanang nasira na siya habang buhay, hinding-hindi na maging katulad muli. Palagi siyang tatakbo. Palagi niyang binabantayan ang kanyang likod sa takot na may tumalon sa kung saan at papatayin siya. Itinaas ko ang lata sa aking bibig at ininom ang kalahati nito. Nasa isip ko kung nasaan siya ngayon. Sigurado akong hindi nakatakas si Vince sa ibang bansa. Nakatira ako sa kanya ng maraming taon at alam ko kung paano gumagana ang kanyang utak. Siguradong duwag siya pero hindi siya ganoon katanga. Hindi siya gagawa ng isang bagay na ridiculous tulad ng paglayas ng walang sapat na pera upang mapanatili siyang buhay. Matalino si Vince para isaalang-alang iyon. That makes me think na malapit na maubusan ng pera si Vince at babalikan niya si Ibrahim para humingi pa sa kanya. Ibinuhos ko ang lata sa bibig ko at dinurog sa aking mga kamay bago itapon sa malapit na basurahan. Ang mas maagang mahuli si Vince, mas mabuti. Hanggat nakalaya siya, hinding-hindi ako matatahimik. Walang alinlangan na susubukan niyang patayin ako sa bawat pagkakataon. Okay lang kung ako lang ang kunin niya bilang target niya. Pero natatakot akong gawin niyang saktan si Monica at Faith Vienna. Nawalan ako ng anak noon, at ayoko na ulit mawalan ng kahit sino. Hindi ako papayag na mangyari. Lalaban ako hanggang kamatayan para lang maligtas ang pamilya ko. Ang maingay na tunog ng aking phone na nagriring ang nagpatigil sa aking pagmumuni-muni. Bumuntong hininga, nagmamadali akong umalis sa sofa at kinuha ang telepono na nakapatong sa ibabaw ng night table. Pagtingin ko sa screen, si Monica pala ang tumatawag sa akin. Ilang sandali pa ay nawala ang pag-aalala ko. Nagliwanag ang mukha ko nang sagutin ko ang telepono. I miss you, Gabriel. Sana okay ka lang. Sumalubong sa tenga ko ang nag-aalala niyang boses. Ang tunog lang ng malambing niyang boses ay nakakakalma na sa akin. Isang matamis na ngiti ang lumabas sa aking labi. I miss you too, my love. Sagot ko habang pilit kong binabaliwala ang pananabik na nararamdaman ko para sa kanya. Don't worry. I will be home soon.
I'm flying back to Britania after I finish pack. 30 minutes kaming nag-uusap sa telepono. Ang tatlong araw na hindi ko siya nakasama ay parang ilang taon na sa akin. We talked about Faith Vienna. Napag-usapan pa namin si Vienna, ang aming anghel. Pareho naming hinihiling na sana ay buhay pa siya though it's impossible, so pagbalik ko from Belavia we could be one big family again. Pagkababa ko, hindi ko napigilang mapangiti. Ang tawag ay nakatulong sa akin na higit na gumaan ang pakiramdam. Ngayong pansamantala kong naayos ang usapin tungkol kay Vince, sa wakas ay makakabalik na ako sa aking pamilya. At dito na po, nagtatapos ang part 53 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.